Hindi lang dahil undas ko naaalala ito mga katinagalog ko. Hindi naman lingid sa inyo na pinaslang ni Arhon Casasola Batitis ang aking ama nang matapos ang lahat na pagtanto ko na may premonisyon palang ibinigay sa akin ang aking ama. Makailang beses niya ako na kinukulit na ibili siya ng bagong sapatos. At dahil busy at tila ba hindi ko na rin masyado pa itong napansin pa nang mabilahan ko ito ng bagong sapatos ay nag-request pa ang daddy ng maraming baong mga dilata. Tila ba kong susumahin sapatos para sa kanyang paglalakbay at mga dilata bilang baon niya. Dahil walang awa na pala siyang papaslangin ni Arhon Casasola Batitis. Nag-send din ito ng kanta na ang The Music Played ni Matt Monroe na kahit kailan ay hindi naman niya ginagawa. Tila ba ito ay nagpapaliwanag na sa mga noon ay naganap sa aming pamilya. Ngayong wala na siya at si Arhon Casasola Batitis ay nagtatago pa rin. Saka ko naisip na ito pala ay ang huling habilin niya at paalam. Hindi ko alam kung bakit pero ito ang kanyang ginawa. Bukod dito ay may mga kwento naman ng mga tao sa aking paligid na aking narinig. Kwento na sila rin ay nagpapaalam na. At ito naman ang ilang mga na-research ko na kwento nila. Ang huling panaginip. Ayon sa Reddit user na si Anne, ito ang premonisyong kwento ng kanyang yumaong ama. 15 ng June ng taong 2015. Tulad ng dati, maagang nagising ang kanyang ama. 6 ng umaga. Ito ay nagtsaa at ibinahagi ang kwentong ito sa kanya. Ayon sa kanyang ama, maghanda na ito sa paglisan niya. Tila ba binaliwala ito ni Anne at sinabing huwag naman magsalita ng ganun. Huwag masyadong mag-isip at ikalma ang sarili. Ngunit itinuloy ng ama ang kwento nito sa kanya. Sa panaginip daw nito ay bumaba ng tren ang kanyang ina na lola naman nitong si Anne. At sinabi sa kanya na sumakay na ng tren. Ayon sa kanyang lola, na ang paglalakbay ng ama sa buhay nito ngayon ay tapos na at magsisimula na ang bago kasama naman ang kanyang yumaong lola. Ito raw ay matagal nang naghihintay sa kanya. Hindi naman masyadong pinansinian ang kwento ng kanyang ama at ito nga ay nagpatuloy na sa araw-araw na ruta niya. Kinahapunan ang kanyang ama ay pumanaw nga. Ayon kay Anna, ang kwento ng kanyang ama sa kanya magpasa hanggang ngayon ay ang premonisyon pala sa sariling pagpanaw niya ay siyang totoo nga pala. Sa loob ng 2 araw, galing din ito sa isang Reddit user. Ayon kay Kara na ang kanyang biyanang lalaki ay halos hindi makayanan ang pagkawala ng kanyang may bahay. Ito ay kinuha ng sakit na cancer. Dagdag ni Kara na kung maniniwala sa salitang soulmate, ang mga biyanan niya ay ang patunay na ito ay may katotohanan. Minsan dumalaw sila sa puntod kasama ang kanyang biyudo na biyanan ay nagitla ito sa kanyang tinuran. Ayon kay Kara, nang tumating ang nag-aayos ng puntod, sinabihan niya ito na ayusin ang katabi nitong pwesto dahil magpapahinga na ito katabi ng kanyang pinakamamahal na may bahay. Ito ay magaganap sa loob ng 2 araw. At sa loob nga ng sinabing takdang panahon, inatake ang biyanan niya sa puso at namahinga katabi ng kanyang pinakamamahal na asawa. Maghihintay ako. Ang kwento ito ay galing sa isang Redditor. Paboritong pamangkin si Jane, kanyang tiya na sa kanya ay nagpalaki. Ilang taon na ang nakakaraan nang magkasakit ito ng malubha. Ayon sa doktor na wala na itong magagawa pa para sa kanyang tiya. Ayon naman sa kanyang tiyahin ay nais na lamang niya na muling masilayan ang pinakapaborito at pinakamamahal na pamangkin niya. Ito ay kahit sa huling sandali. Ngunit dahil nga maselan ang pagbubuntis nito ay hindi siya pinayagan ng doktor na bumiyahi pa. Kailaman nagkasya na lamang ang magtiyahin sa tawagan nila. Ayon sa tiyahin na mag-relax ito, huwag mag-alala dahil maghihintay ito sa pagdating niya. Kaya naman makalipas pa ang ilang buwan matapos magsilang at makarecover na rin sa postpartum. Sa wakas, napuntahan nito ang pinakamamahal niya na tiya. Halos maluha ito sa kalagayan na dinatnan niya. Halos ito ay buto at balat na. Ngunit sa kabila noon ay niyakap siya nito. Hinawakan ng kanyang kamay. Binasbasan nito ang kanyang supling at maging siya. Matapos ito ay nginitian siya nito ng napakamaaliwalas at saka ipinikit
ang mga mata. Hindi na ito muling dumilat pa. Sa wakas, natapos na raw ang paghihintay niya. Umuwi ka na. Isa sa nakaligtas sa pag-atake sa Amerika ang nagbahagi nito ng taong 1993 nang pasakay na ito papasok sa kanyang trabaho sa World Trade Center ay bigla na lamang tila ba may nagsabi sa kanya na wag na lamang tumuloy pa at siya ay tila ba pinauuwi na lamang nito sa kanyang tahanan. Pinakinggan naman niya ang boses at yaon ang unang beses na inatake ng pagpapasabog ang World Trade Center. Naulit muli ang pakiramdam na iyon matapos ang 8 taon. Ayon kay Naylor, nang ito ay sumakay muli sa tren papasok sa kanyang trabaho sa World Trade Center, ay bigla na lamang tila ba may boses na sa kanya ay bumulong at nagsabi, umuwi at huwag nang tumuloy pa sa kanyang pupuntahan. Kaya naman ito ay kanyang muli na pinakinggan. Yaon ang 11 ng Setyembre na tumatak sa ating kasaysayan. Dagdag ni Naylor na matindi ang kanyang panghihinayang dahil hindi niya ikinalat ang mensaheng ito na sana ay mas marami pang mga tao o buhay ang kanyang nailigtas. Ang asawa at ang anak. Nasa Flight 175, ang asawa at 4 na taong gulang na anak na babae nitong si David McCourt. Ayon sa kanya, nagsabi ang asawa niya na 6 na linggo bago ito ay masawi. Tila ba may hindi magandang mangyayari sa kanya? Dagdag ni David na nang kausap na niya sa airport ang asawa ay tila ba may kung anong liwanag at tila ba kidlat ang tumama sa kanya habang kausap niya ang asawa sa telepono at siya ay nasa kama pa. Sa tindi ng liwanag ay halos bumalikwas ito sa kinahihigaan niya. Dagdag nito na tila ba ang liwanag na iyon ay liwanag na may kung ano ang bumagsak. Kaya naman ayon sa kanya, sa isip-isip niya, alam niya hindi magandang magaganap sa buong pamilya niya. Ang Titanic. 14 taon bago pa ang trahedya na nagpalubog sa Titanic ay isinulat na ito ng sikat na manunulat na si Morgan Robertson. Unang tinawag ito na ang Fatality, na kalauna naman ay tinawag na ang Wreck of Titan. Ang kwento tungkol sa isang dating Navy lieutenant na sumakay sa barko na tinawag na Titan na siya namang itinanghal na ang pinakamalaki, pinakamagarbo at sa tindi ng pagiging makabago nito, sinabi na ito ay ang hindi palulubog na barko. Nakatulad sa kwento, isang iceberg ang nakabanggaan ito na naging sanhi upang ito ay lumubog at kumuha ng napakaraming buhay. Nagkatotoo naman ito sa Titanic 14 taon ang makalipas. Kayo po ba mga katinagalog ko, naranasan nyo na ba ang parehong kwento o may taong nakapagsabi na sa inyo na may hindi magandang mangyayari sa kanila o premonisyon para sa buhay nila? Mga katinagalog ko, isulat po ang sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito ay ating basahin. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa kwento sa araw na ito.